Time Injustice. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy Time, mga kasimanwan. It is now 7:56 in the morning. Padayon kita! Crime Injustice. Crime Injustice. Sa aton nga lunisan na nga programang Crime and Justice. Legal advice on air with yours truly. Kasimanwang Jofel Perucho magpusaw po. Agro natin nga partner, Attorney Axel Gonzalez. Ay nailagi dabi kami ni Attorney Axel no nga mag-remind sa aton nga mga kasimanwa kung ano rong dapat at hindi dapat. Kapinyon gid sa pang ginobyerno sa barangay. Padayunon taman, kutob sa kung siin man maabot it oras. Itaton nga pag pangilagad. Rung pagtaot kaklaruhan, dugang nga impormasyon ni Attorney Axel sa aton nga rang Bill of Rights. Alas 7:58, haragon raton karang batikan nga abogado, partner naton kada Lunes. Ha? Sarundaya karang programang Crime and Justice. Ambangan ni Attorney Axel sa Crime and Justice, we care. May aton man nga bisita makaroon karang adlaw. Ha? Barangay Matters man, Ramon karang pag-iistoryahan. Kung ano rong pwede ang maging tikang. Sa mga query, agro makasubo ro sa pag walang bahala ba nga? Instead of action agad sa mga ginagapit nga problema sa barangay. O, hindi daw ang pagpabuhayon sa Attorney Axel. Attorney, may dayad nga gahon? Friend Jofel, may dayad nga agahon. Kimo, agsagapagamati na itong mga kasimanwa, mga akyanon, nga mga ika nga eh, sabihin natin na pinagpipitagan nating mga kasimanwa. Dahil na ang mga aklanon, lugar tayo ng mga heroes. Yes, agree. We are the best, one of the best province in the Philippines. Meron tayong 19 martyr subaklan, lumaban sa Spain. General Castillo. Pinaglaban nila, binuwis nila ang buhay. Candido Ibon. Para magkaroon tayo ng magandang gobyerno. Mm-hmm. Yung ating Pacto de Sangre. Yun. Sa New Washington. Mm-hmm. Oo, pinaglaban din nila yan, binuwis. Buhay din sila para magkaroon tayo ng kapitapitagan, disente na pamunuan o ika nga governance. So, actually, pasalamat kita sa atong mga forefathers, no? Mm-hmm. Iba nga ni karang mga lolo man naton. Oh, yeah. Mm-hmm. Then, we have also yung mga yung ating mga tao natin ng mga heroes natin na si Cardinal Sin. Ayun. Ang ating mga Justice Victorino Mapa. Yes. One of the best justices and early justice ng Supreme Court. Hamakon. Hindi natin na sasabi yan. Hamakon mo, may pero LRT nga, station nga kami named one time after eh. Him. Mm-hmm. One time, sabi ng isang Batanggenyo na kakausap ko, kaibigan ko, lawyer, ang dami ditong kwan sa amin, sa Batangas, na justice, which is true. Uh-huh. Kasi pag malaki kang province,
madali kang mag-propose kung sino ang gusto maging justice. Dahil ilang district ang Batangas, ang Aklan, at that time, isa lang. Mm-hmm. But then, ang ating, sabi ko, wala naman kayong Victorino Mapa. Justice Victorino Mapa is one of the best. I-discuss natin yan later on. But all in all, sinasabi natin, sa atong mga kasimanwa sa Aklan, kita nga mga Aklanon, may dignidad. I don't know how to say it in Aklan, but mga heroic ang ating pinanggalingan na tao. Yung mga, ika nga, mga heroes. So panindigan natin yan. And yun ang ating kopyahin na ugali, yun ang ating i-emulate. Huwag yung mga masasagumang pag-uugali na iba nating kababayan sa ngayon. Huwag natin sayangin. Always remember the past. Always remember the past. Magaling ang Aklanon. Salamat, gid pre. Huwag nating sayangin yung sakripisyo ng mga ninuno, mga bayani, mga Aklanon heroes na panindigan natin, no? Isabuhay natin every day, no? Na ganito tayo, mga bayani, may dugong hero sa mga Aklanon, no? Na hindi pagdating ng eleksyon kayang bilhin ng mga tumatakbong politiko, no? Dapat dun tayo, focus tayo sa may dignidad ang mga Aklanon. Hindi tayo kayang tumbasan, 'di ba, ng halaga. So yun, ha, mga Aklanon, ha, be reminded kung ano ba ang dugong Aklanon, yung mga nagsakripisyo ng mga ninuno naton para ma-achieve naton rong katawhayan sa pagpangabuhi. Ginsakripisyo ro andang mga kabuhi para katon. Attorney Axel. Yes, pre. Okay. So unahon naton pagidrunday nga bisita naton iya makaron, no, nga okay. May concern ni Mao. This is barangay matter sa gaharangan ni Raton nga gustong ma-achieve, no, agpadayon nga gina-achieve sa programang Crime and Justice. Mm-hmm. Rung panggobyerno sa barangay to remind the barangay captains, the barangay council, it mga indi ag dapat nanda nga trabahuhon. Good morning nga na ikunuhang banini ng Maria Lenny from California, nga nagapamati ka ito ng Attorney Axel. Okay, pamatian natin, si in sa line number 3, line number 3. Okay, sir, good morning. Good morning, Jovel. Good morning man kay Attorney Axel. Attorney, bati mo? Oo. Okay. Oh, medyo. Claro. Okay. Medyo agahon. Yun. O, pwede kita magpakilaga, sir? Ako ay si Levi Rugando. Dayangan, nagdangok kita riya parte sa aton nga rang problema sa senior citizen nga. Kauna naton naging brought up diara ay naging manami pero rukuan do pagplastar man naton. Mm-hmm. Manami man nga i-ano naton i-pangutana naton kay Attorney Axel ng mga legal aspects karan. Yes, oo. So, very timely gid, no? Ay dayarong focus namon, sa bilog sa focus namon ni Attorney Axel. Attorney, tawan ta lang it background, no, to reiterate, no, ay may initial talk kita kaina na imaura sang ka senior citizen recipient it the social pension, no, it a senior citizen iya sa barangay Old Buswang. So happen nga adlaw nga ron mismo no nga gina-release rong social pension, nagpila pay mo rito, no, mga sang oras man. Pag-abot na ito sa nag-release kung nga right cash, ginuso yan ang pangalan ay wawot e mao na belong sa recipient, sa master list. No? So, syempre, nagpanaw, ginturo e mao ito sa kapitol. Ay pag-agto ka na sa kapitol, ay balik man na ikaw ito sa barangay, igto man na tanan among tawo, may releasing makaroon, ito ka lang mangutana. So wagon to, no, ay busy yung tanan, wa makasabat ka na gawaw ni mao na bilong sa listahan. Sana nga pag-usisa hamaan nit natabo duyon may gintao ka na nga copy rung social worker, no, halin iya sa LGU Calibo nga nakasikyar sanda may anda nga copy nga certification
nga si Mr. Rogando Kunungara is no longer a resident it Barangay Old Buswang. No, ay nakibot nga ni Mao ay ito sa letter certification nga to, nakabutan nga ni nga upon the request of the above mentioned name nga ana nakabutang itong pangalan. So, na-surprise eh, Mao, ay why mo nag-process it doing a certification, no? So, ruana kara nga pangutana, paano ag sinut-a nag-process karon, nag-allow bagat barangay ron nga i release rong certification sa persona nga bukod na matkilaga nga basta nagabuo? Anyway, there is fraud. Mm-hmm. There is fraud. Clear. Kasi unang-una, hindi naman siya nagkuhan. Hindi naman mm-hmm. siya nag-apply, nag-manifest. Yeah. Na-manifest na hindi nire-repudiate niya na ayaw na niya yung benefits. Mm-hmm. ng senior citizen. Una, sino ang gumawa niyan? Yun. Eh doon kung tawagun sa atin, ay minalit yun, aron. Minalit. Minalit. Kasi kung tanawon mo, sino nagmalit nga ron? Yun. Kung tanawon mo, attorney, ha? Si Manwa na ito, no? Uh-huh. Minsan, pumungon man, no? Oh. Kita mo, attorney, ha? Sino abing nga tao? Rung i-wave ro ana nga ron nga mabaton ha gin-release ng certification nga he is no longer a resident of barangay the day before rung releasing its social pension. See that? The day before ha 7 gin-release the following day 8 hay hatorong releasing its social pension. So what imo kabuo dahil a day before, gin kakasta yung mga ay bukod nun kundi mo resident in barangay. No, no, no. My point is, unang-una, pre. Mm. Unang-una. Eh, hindi naman sa kanya galing yan. Sinong gumawa na yan? At ang gumawa niyan will be accountable. See? So sa ating mga officials, of course, hindi naman natin sasabihin na hingabuton ng gitna tondo barangay kapitan mm-hmm. o kung sino man sa barangay, ay, i-rectify nyo na yan. Ayun. I-recognize nyo si Mr. Rogando, i-reinstate nyo yan, dahil wala naman siyang sulat sa inyo. Mm-hmm. Okay? Pag tinuloy nyo yan, at kinasuhan kayo, eh, siguradong tatablan kayo. See? Ang ating mga kababayan. Ito. Wala, yun ang ignorance of the Lex Crossing. Excuses no one. Ayun. Isa pa. Ngayon, kung, isa pa attorney. Mhm. Oo. Oh. Isa pa. Nung 10 days after noon na may kumuha nitong certification na Mr. Rogando is no longer a resident of the said barangay. Siya mismo pumunta sa barangay no 10 days after para kumuha ng certificate of indigency. Ag ito sa certificate of indigency, gin-acknowledge man niya nga residente mo at barangay ag he is indeed one of the indigent resident no it Old Buswang. So parang salikuot mga kuni no gin so there is already a conflict of policy mm-hmm. Yes, because sinabi nila taga barangay siya doon sa barangay mm-hmm. na yon mm-hmm. pagkatapos indigent siya so he is entitled under the law mm-hmm. Eh bakit pinakinggan nila yung sulat ng isa na hindi na siya nakatira sa barangay. Mm-hmm. Something, and then he is repudiating. Ano, parang, is he repudiating his rights sa kwan? Of course, sino namang tao magre-repudiate ng kanyang entitlement yeah. sa kwan? Sa tulong ng gobyerno, di ba? At isang araw lang ang pagitan. Hindi pwede. Hirap eh. Uh-uh. So, advice natin kung nakikinig man ng yes, sino man ngayon. Concerned dito, mm-hmm. huwag niyong gagawin po yan sa ating mga kasimanwa, mm-hmm. sa ating mga leader sa ASEAN. Do not be despotic. Mm-hmm. Ibig sabihin, to the point na hindi mo pakikinggan ng isang tao, dapat due process. Mm-hmm. Limbawa, si Mr. Rogando. Ano? Rogando. Yeah. Oh, ngayon, kung talagang wala siya, dapat i-sexy sana. Tinanong muna siya kung siya ba talaga itong nagsulat na ito. Mm-hmm. Tingnan mo nga yung pirma o whatever. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Papasok tayo sa... So, pag hindi niya pirma, automatic dapat he will be entitled. Dahil hindi rin naman natin masisisi ang barangay captain. Mm-hmm. Okay? Kapitan, kung nakikinig ka, wala ka namang kasalanan. Pero,
siguro nagawa ito sa baba, no? Mm-hmm. Posibleng in the, ang gumawa nito yung sa OSCA. OSCA ba ito? O kung sa OSCA, baka mm-hmm. hindi alam ni Kapitan. Pero of course, command responsibility yeah, yan. Yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. So, siguro sa ating mga barangay, hindi na naman sa OSCA, sa lahat ng barangay kapitan, sa lahat ng opisyalis ng local government unit, okay. Always remember mm-hmm. that ignorance of the law excuses no one. Okay. So, dapat right. mag-ingat tayo kasi maswerte lang tayo, mababait ang aklanon. Ano? Ang mga aklanon, gawin na kayo ron, pero bukumat mahinga buton, hadlok man magkaso. Mm-hmm. Doon nga, kanugong na itong pagka-hero eh. Heroes race tayo, pero because alam natin na mga aklano naman, mababait naman, ayaw natin ng medyo problema. Yes. Pero as much as possible, tayong mga local government leaders, tayong nakakalam, tayong marunong, tayong magaling. Mm. So yung pagalingan ninyo at ang dunong nyo, gamitin nyo sa eksakto. Yes. Dahil kung ginawa nyo, gamitin nyo yan sa kapalpakan, wala magagawa kahit sino pa kung tinira ka. Okay. Attorney. Kasi batas yan eh. Oo. Ito pa ang problema. Ay mas mayad gid nga ni karang si Mr. Rogandro maka-explain ka to, no? Ag pamatian nato ni Mau ay may anak karang ginhimo no nga letter to request a copy of certification, although may anak nga copy, photocopy from from senior citizen office, no? Gusto na rong original copy certification nga to ag sayuron sa barangay kung sino gid nung nag-process, no? Hay nagapangayo mo't copy, hindi ko na magtaurong barangay. No. Hindi na magtaurong barangay. Pero may kopya si Mr. Rogando. Just a photocopy. Okay, photocopy or not, nasa kanilang original eh. Oh, yun nga, hindi saan na magtao. Maging transparent tayo. Yan, kasi ito, sinasabi lang natin yung site natin, yung sitwasyon ni Mr. Rogando. But the point is, this is addressed to all local government unit officials. Mm-hmm. Maging transparent tayo. Mm-hmm. Dahil pag hindi tayo transparent, walang mangyayari talaga sa administrasyon. Susumpa kayo ng mga tao dyan. Ito. May tanong si Mr. Rogando. The best administration is an administration that is transparent. With transparency. Oo. Mm-hmm. Ito, Mr. Rogando, sir, good morning. Eras, Attorney Axel Gapamati. Good morning, Attorney Axel. Mr. Rogando. Good morning, man, Jopel. Katapwa senior citizen. Oo. Kasi si Jopel, bata pa yan. Ay, hindi. Bata pa. Ayun, dalawa, matanda na. Dewang okay. Piyaw pa. Well, gusto ko yung iklaruhon, no? Gabigit sa atong tagpangamati nga ro. Certification, abing nga rang, gin-issue ni Kapitan de la Cruz, punong barangay Eduardo de la Cruz, kung May 7, nga nagahambay nga I am no longer a resident of Barangay Old Buswang. At the same time sa Idago, may this certification issued upon request of the above mentioned name for whatever legal purpose it may serve. Raya ro dokumento nga gintaonanda sa Office of the Senior Citizen raya man do dokumento nga nagpatunay nga anda nga gin-insist nanda nga bukod ako resident nga ni gin-pagos ako sa listahan it mga recipient nga supposedly alam ko na yan. Oo. Hay, gusto ko. Ang basis na barangay kapitan. Huwag na natin sabihin mo ng pangalan kasi magiging makondemn sila without trial. Huwag na natin sabihin mo na yung mga pangalan ng sige. Mga official. Dito sa programa, huwag muna natin sabihin ng kasi lahat ng mga official ng gobyerno, local government unit, may presumption of innocence. Okay. Eh pag tinira natin sa ating programa, hindi naman tayo si tulpo. Ang atin lang dito, pag-usapan natin ang sitwasyon, hindi ang tao, hindi ang pangalan ng opisyal. Okay? Okay. Pangalan ng opisyal, immaterial eh. Okay. Immaterial 'yan. Mm-hmm. Pero ang importante yung procedure nila, proseso, kung ba't nila ginawa 'yan. Okay. Mm-hmm. Doon mo umpisahan, pare. Oh.
Wa ko mag-request it dayang certification. Sinuro ma-request it certification nga pizza utsoro distribution. I-request ko nga tawuan ako certification nga bukon ako it residente. So Pizza City ang pizza utsoro distribution. Okay, sure. Pagkatapos. Kuha na natin yan, pre. Oh. Okay, ganito. Ikaw ba ay residente ng ibang lugar o dyan ka lang talaga? Dyan lang ako, pero yung old and new. Old and new. Sa new mala ako dahil temporarily, una ra ako nga mga apo. Una ako ga bantay, ganda. Pero ito katimugid sa kay kapitan nga to, nga barangay. Oo. Oh. Ito ka man gabugit 1,000 nga kwan, nga okay. Pensyon. Oh, since 2000... So, ibig sabihin, wala kang double pensyon? Wala ako double pensyon. Okay, ito ang advice ko kay Kapitan, kung nakikinig ka man. Ayoko lang sabihin yung pangalan mo. At makukondemn ka without trial dito. I-reinstate mo si Mr. Rugando. May problema ka mo. Kung hindi nyo yung green state si Mr. Rugando Haman. Okay, pre. Ito. Mm-hmm. Ang sinasabing residence at saka domicile. Mm-hmm. No, okay, dalawa yan. Residente ako. Halimbawa ako. Residente ako ng Manila. Mm-hmm. Dahil dito ako nagtatrabaho. Di ba? Mm-hmm. Oh. Pero ang domicile ko sa Aklan. Yun. So, naging desisyon na yun ng Supreme Court sa kaso ni Imelda Marcos, mm-hmm, na hindi siya umuwi sa Leyte, pero ang domicile niya Leyte pa rin. Mm-hmm. Andito siya, naging gobernador pa nga ng Metro Manila Commission. Mm-hmm. Naging sekretary pa ng Human Settlement. Dito talaga siya, ang residence niya, Ilocos, mm-hmm, pa. Mm-hmm. But then, ang sinasabi natin, yung domicile na yan, doon ka talaga nakatira kahit na nag-alaga ka ng apo mo dyan sa kabila, ay walang karapatan kahit sino. With your respect, kay Kapitan, balik nyo na lang yan si Mr. Rugando. Ito yata yung pinag... Kung ayaw nyo, bahala kayo. Nag-advise lang naman ako, Kapitan, hindi ko sasabi pangalan mo. Although nasabi na kanina, that we don't want to condemn anybody without trial. Oh. We have to be fair. Oh, hindi naman tayo yung manggugulo-gulo ng mga pangalan ng iba. Huwag natin kuhan kasi condemn without trial yan pag sinabi pa natin eh. Okay? Okay. So yun ang masabi ko. Sabihin mo kay Kapitan. Sabi ka, hindi ka lang sabihin pangalan. Kilala ko pala yan. Yan ang problema sa Aklan. Magkakilala tayo lahat. Animal. Yung, okay. Mo kay Mr. Rugando, sir. Uh-huh. Actually, attorney, nag-delist sa akin sa listahan na ito. Ang DSWD, hindi si Kapitan, kasi ang inisyo lang ni Kapitan yung certification, mm-hmm, niya, yun ang basis ng DSWD. Okay, so actually ito ganito, si Kapitan walang kasalanan, okay? Ang nag-delist sa'yo, kung ang nag-delist sa'yo ay DSWD. DSWD ang may kasalanan, ang may problema dyan. So, okay. But then, of course, si Kapitan naman, makakatulong naman sa'yo magpaliwanag sa DSWD kung ano yung tama. Siyempre, leader natin sila. Mas alam nila kung ano yung tama at ano yung hindi sa pamamalaka dyan sa barangay. So, we will just request the DSWD at sa tulong naman ng ating mga local government leaders na i-reinstate ka. Dahil hindi pwedeng hindi ka reinstate, ha? Sabihin mo, sa DSWD, pag hindi ka na-reinstate, mayroon kayong problema sa Civil Service Commission. Kasi yung pinanghawakan ng DSWD na certification, no, para itanggal siya sa listahan, is fraud. No? Dahil hindi kaya siya yung nag-release. Mm-hmm. It is incumbent upon the DSWD to determine whether yung pag withdraw or whatever is tama o hindi. Mayroong sumira kay Mr. Rugando. Hindi talaga naman pwede yan. Hmm. Ano naman pang-api na yan eh. Hindi naman pwede yan. Hmm. The DSWD, mag-ayos-ayos kayo. Ang naikita ko pang problema, Trini,
Kasi etong mga certification, whatever papers from mga public offices, lalo na sa government, no, na 'di ba, sabi nga natin dapat may transparency, and whoever individual, lalo na yung citizen ng lugar nyo, mga constituent, upon request of the said document, 'di ba, dapat tauan gid sanda karon, no, dapat i-release gid. Hahirap pa sa milog na problema ni Mr. Rogando. Mr. Rogando, can you share it with us? Salamat, Jope. Actually, pangayo ako sa barangay at original copy. Kasi ra akong buong kopyang rahiyat sa senior citizens office at machine copy. So, hindi isang na magtao it original copy. Kurayang certification na gin-issue ko May 7. Hay, nagsugat ako sa DILG. Actually, iya nga ni Rukupya. Nagsugat ako sa DILG nga i-inform ro barangay captain nga tawan ako it original copy. Kasi akong pangayon do ginubra na nang certification, nagwamat akong mag-request So, fraudulent ra nga certification. Masingit lang ako, Attorney Mr. Rogando. Kasi nagpadagay mo letter sa barangay, pero hindi nga ni mag-release. So, nag-channel imo sa DSWD. Yes, sa kalibong. DSWD mag-send it letter sa barangay upon the request ni Mr. Rogando. Kujun 4. So, ano rong sabat it barangay sa DILG? Wag isa na sabat. Nga na ay nag-agto ako ko pit sa Kujun 28. Nga-request kita ko it original copy ay uwa nga ni sanda, hindi sanda magtao. So nag-ubra mo man ako suat address man sa barangay captain aging receive matananda ko o June 28. So ako butang bagon ay siyempre nakabasa man kita tsangkiri sa ethical standard at mga government ano naton offices or agency nga 15 days nga hindi sanda ka reply sa imong request ay may andang si Gabton sa is that correct, attorney? Of course, red tape yan na kung ano, pero ang kuan na natin is we do not ika nga kung gusto lang na ayusin na natin ang problema, wag na natin palakihin. Unless talagang masyado na talaga yung kuan sa atin. Sa ngayon, ipaliwanag sa kanila at gawin mo na ngayon ang paghindi, eh wala na tayong, wala ka ng choice, kundi paglaban mo ang iyong karapatan. Ma-attempt gihapon ako tagto, anytime this day nga, istoryahon ko sanda nga tao, antanan na ako't copy ko original nga itong certification. Attorney, sa dayang nga scenario, no, an agtimo ko 28 received do anang letter requesting for a copy of certification nga to, and then uwa nga ni magtao. So pangutana ni Mr. Gando kakon kay na kung pwede mo magpa-blatter, no, ag magpaasi sa police para mangayo ita copy certification nga ron, or we will wait for 15 days nga mag-lapse. Talagang masyadong maliit na bagay. 15 days yun ay wasan naman. Maliit na bagay. Humaba nang humaba, di may blatter-blatter na. Samantalang ito, kung ang gagawin lang naman nila, mag-issue naman ng original, tapos na ang tapos boxing. Tapos na ang boxing sana. Animal, ano bang mentalidad natin dyan? Kayo ba ay talagang nag-challenge ng kaso o ano? Yun nga Based on the facts na sinabi ni Mr. Rogando, tama talaga siya because there is fraud. And if there is a fraud, anything that is written fraudulently or agreed upon fraudulently, ika nga, ang sinasabi niyan, it does not produce any legal effect. Walang epekto yan, parang wala lang yan. So, para matapos na natin, mag-expire tayo dyan sa issue na yan, maging transparent tayo, magtulungan tayo dyan sa barangay, tapos ang problema. Huwag na tayong pumunta sa blatter, huwag na tayong pumunta. Bigyan nyo na yung 1,000, Mr. Rogando, di naman pera yan, pera ng gobyerno yan. Pera ng gobyerno yan. Pero yung hawak ni Mr. Rogando na photocopy ng sinasabi nating certification, that's good enough, no? Actionable na yan. Hindi na kailangan pang
magpwersahan na makuha ang original. Ito naman si Mr. Rogando, talagang naging technical ka. Ang technical Xerox copy na yan, pwede na yan. Pwede na yan, kasi bakit? Affidavit mo lang, statement mo lang na binigay nila sa akin itong photocopy. Tapos na unboxing. Okay. Tapos na unboxing, you don't need the original. Pero it should be, the proper way is for the officials, government official, na magbigyan niya naman ng original ng tao. Huwag mo namang, kayo talaga, papaluin ko kayo kung andyan ako sa aklan, kaya lang dito ako sa aklan, sa Manila. Ang isa, magtulungan tayo, konting diferensya, pagbigyan niyo na. At ang isa pa, yun kasi yung ano, yung kasi yung wala naging... Walang kakwenta-kwenta, parang yung mga bata dyan ah. Yung kasi yung naging basis sa pagtanggal sa kanya sa listahan. No? So kung walang bearing 'yun kasi fraudulent 'yun, edi dapat matik ibalik siya sa listahan. Yes. At hindi naman natin hindi naman pera ng gobyerno, pera ng tao 'yung pinamimigay sa mga senior citizen. Tsaka this decision ng local government natin is creating a dangerous precedent. Ang dangerous precedent diyan is that ano ngayon kung may isang loko-loko. Sa OSCA, tapos sinulat lang niya na pinatatanggal na yung sarili, pinirmahan. See? Hindi alam ng OSCA na yun, ng senior citizen, hindi na siya entitled sa 1,000. Pwede yung i-duplicate yan sa ibang barangay. Yeah. So, kasi pinag-uusapan lang natin dito yung sitwasyon ni Mr. Rogando. Pero posibleng, sa ibang lugar, mangyayari din ang ganyan. But the point is, ang pinaka-importante dito sa lahat is transparency. Yung transparency natin, huwag tayo magtago. Walang kakwinta-kwinta magtago tayo. Don't resort to fraud. Yes. Huwag kayong maggawa ng fraudulent matter. Anong ma-advise mo kay Mr. Rogando ngayon, attorney? I will suggest na punta niya si... Kung sino man sa DSWD, sabihin niya, hindi ko ito pirma and reinstate may 1,000 at the same time, yung 1,000 na hindi niya natanggap, ibigay sa kanya. Sabi ni Atty. Gonzales. Yung hindi natanggap na last payout, dapat entitled pa rin siya noon kasi... Entitled, back pa yun. Babalik nila yun. And then, i-reactivate siya. Walang kasalanan yung tao Ang sinunod nyo is a fraudulent document Mr. Rogando, matanong ko lang, sir. Ano na yung development ngayon? Na-reinstate ka na ba sa listahan? Wala pa kasi puro verbal lang kasi pag pumunta, alam mo naman sa mga government offices, pag verbal lang, wala ka rin mapapala kasi na-use na siguro sila sa ganyan. Kaya nga ako nagpupursige na ma-produce itong mga dokumento ko, kaya kasi yun din ang ipapile ko doon sa DSWD para ma-prove na fraudulent talaga yung pinanggalingan at yung desisyon nila na tanggalin ako ay based doon sa fraudulent document. So siguro, attorney, mas maganda direct na lang siya sa DSWD with all these documents kahit yung photocopy lang na na-secure niya doon sa senior citizen, ano? Oo. Sabihin natin kung kaninong pirma yun. Siyempre may pirma yun, di ba? Ipakita mo yung pirma mo. Ang pirma dito sa certification, kapitan lang 'yon, wala akong pirma. Actually, wala man akong even request regarding sa inisyo na fraudulent ano na ito. Ayan kasi yung ano, yung mga documents akong, dito attorney. Request, yung nagre-request ng certificate, hindi na pinapapirma. Yung signatory lang the barangay captain alone. Hindi, ang issue kasi dito is, bakit mo ako inisyuhan? Yung tanong Bakit mo ako inisyuhan ng certification na hindi naman ako nag-request? Kasi nakalagay doon. Katatapos yun ang sinubmit ninyo doon para patanggalin ako sa listahan. Yun ang point doon. Kasi nakalagay doon so, sa certification. Biruin mo, nakalagay doon sa certification upon is this certification is issued upon request for whatever legal purposes. Illegal na nga yung paggawa mo Kasi hindi naman ako nag-request. Bakit mo sinabi na nag-request ako? Sino ba yung sa DSWD yun natin? Yun ang dyan. Ano para maipaabot natin? Siyempre, napahiya naman ako doon sa... Pag pumunta ka kasi sa barangay, halos lahat. Siyempre, kakampi ni kapitan dyan. Halos
kung pag lumabas ka nga ng ano, madidinig mo pa yung parang nagtatawanan pa sila doon kasi parang tingin sa'yo ba na wala ka namang magagawa? Parang ganoon. So, parang nata-challenge ako dito, Torre. Hindi naman ako actually buko man kita't mahinga buton eh, pero sa kahuyaan at okay. Sa disgrasya na. Mr. Rogando, Mr. Rogando, makinig ka muna. Bago natin ipasok yung ating personal na emosyon, posibleng ang transaction nagkaroon ng miscommunication. Okay? Baka meron ng miscommunication sa transaction or what. So, i-clear up mo yan sa kanila at sabihin mo ang fraud yan, yung pinanggalingan na yan, poison letter yan eh. It's a fraud. Fraudulent. So, walang bunga yan. Hindi magbubunga. Walang resulta. So, as much as possible, exhaust all possible remedies na peaceful, amicable. Huwag tayong makipagbarilan agad. Wala naman. Short, yung sinabihin natin is, ceasefire lang tayo. Yung feelings natin, okay lang yan. Maintindihan ko yan. Pero, syempre, i-clear natin ito. And siguro, because of this, mayroon ka ng reason o mayroon ka ng idea how to approach them, how to talk with them, how to transact with them. At matigas pa rin ang ulo nila, eh di kasuhan na natin. Tapos. Oh, yun nga eh. Eh ilang beses na kasi ako, ilang beses na akong pumunta sa DSWD. Ayan, narinig na nila tayo niyan. Oh. Narinig na nila. Give peace a chance. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Okay. Pero pag wala na talaga, ay sige, subukan natin. Gagawa natin ang complaint. Saan nila gusto? Sige, salamat. Sa DSWD, Civil Service Commission. Oh. Ay, try ko na diretso na ako doon sa DSWD. I-state mo na lahat ng facts. Ikuan mo lang, at least alam mo na, fraud yan. Hindi pwede magkaroon ng bunga ang fraud. Poison na, poison tree yan eh. Mas maganda dyan, attorney, no? Direct to the point, no? Mm-hmm. Kung ano yung gusto mo mangyari. To reactivate you sa master list ng mga social pensioner, and the reason hamat nakakas ka because of this certification na buko man ikaw at nagbuo, nga klarong fraud, so hindi pwede maging basis, something like that, no? So, then from that, mag-antay tayo and pwede natin tawagan yung DSWD kung ano na yung magiging status ng request mo for reactivation. Ngayon, ganito pare, ayaw naman natin na lumabas tayo na trigger happy sa paghawak ng kaso o pag-file ng kaso. Mm-hmm. Sabihin mo, bigyan muna tayo ng warning shot. Ang may sabi mo, tawagan muna sila. Mm-hmm. Warning shot yan. Mm-hmm. Pag matigas pa rin ang ulo, babarilin lang ka na namin, papailan ka na ng kaso. Hindi babarilin, wala naman kaming baril eh. Hindi literal. Hindi ka lang babarilin, kundi papailan ka na ng kaso. Okay. Pero ikaw ngayon ang sabi sa police, warning shot. Yeah. Warning shot muna. Okay. Ilagay doon sa... ilagay doon sa letter, no, na... kung sa Tagalog ba, hindi ko na gustong umabot pa sa legal remedy. Yes. Kung pwede bang ma-actionan agad, ganto. Oo. Yeah, ganun talaga. Maganda yun. Mm-hmm. Maganda yan. Yun na lang. Kasi, wala naman, taga-aklan tayo lahat. Huwag na tayo magsuntukan. Tuntukin na natin ibang lugar. Tayo magtulungan. Mag-away tayo sa eleksyon. After the election, kalimutan mo na yan. Election lang yan eh. Okay, may gusto final message muna ni may final message muna si attorney, si Mr. Rogando, attorney. Okay, salamat attorney Axel, no? At mayad gitaro nagmangutana ka nga ra sa specialist sa lay nga sa abogado mismo gutom. Matawan ka it insakto nga pamaagi ba. Nagsayamat sa imong advice. Thank you, Mr. Rogando, sir. No? And see you around. Huh? Contact lang kung ano rin development sa letter mo sa DSWD. Okay? Sa imong request for reactivation and kung ano man doon mga naging bukot tama nga pamaagi nanda nga i-state mo rito. No, a good ibutang mo man nga good hindi yun kita umabot pa for whatever legal remedy, no, kung pwede man maayos kagi. Okay, thank you so much and you have a great day. Salamat gid ito man sa Energy FM ag kay Attorney Axel. Attorney Axel ag kay Jofel. Thank you. No?
sa sa dayang oportunidad niya. At least ay naliwanag ang kita ago atong tikangan sa insakto. Thank you so much. Salamat. Thank you so much. Ayun. Okay. Attorney. Yes, pre. Oo, salamat gid ha. Ay kanamiton man to, klarong-klaro. Oo. Give peace a chance. Give peace a chance kay Mr. Uganda. I will always say, give peace a chance. Yes. Ayusin natin amicable. Opo. In an amicable way. Huwag tayo maging confrontational sa atong mga kasimanwa. Magbuhuligan yan kita. Doing yes. Number. Pag may saga, ibigyan mo muna ng chance na i-rectify nila, i-correct nila yung kanilang saga bago tayo bumanat. Okay. So okay. That's the first part. Nagsato niya pagbalik, balikan natin ng Bill of Rights. Okay? Stand by, attorney. Okay, pre. Crime, injustice. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and pharmacy near you. Do it for your health. On Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay may libre pero quality na medical checkup araw-araw with medical doctor partners for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Best radio listeners of all time, forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na bang lahat? Maayong adlaw. Ako si Grishalyn Espino from Iloilo. My friends made my life happier and brighter. Gani, they introduced me to MX3 Capsule. Masaligan ko ang MX3 Capsule kay cholesterol and fat-free ine. I also love MX3 Coffee. Plus points pa kay high sourciness ang calcium and vitamin C. I love MX3 just like I love my friends. Permi mo gid masaligan. Diri na ko sa tunay, natural at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome mga ka-MX3. I am Denmark Alejandro para sa ating kwentong MX3. Kasama ko ngayon, syempre, si Ludi Bello o mas kilalang Tita Ludi, 64 years old, radio manager and news anchor dito sa Puerto Princesa, Palawan. At 15 years na siyang gumagamit ng MX3 capsule. Hello po, Tita Ludi. Hi, mabuti pa din. Parang bagets na bagets ka naman sa 64 years old. Hindi mo, maliit na bagay. Dahil yan sa MX3 ha. Kwento mo naman sa amin, ano ba ngayon ang ginagawa mo as a radio manager and news anchor? Everyday yan na nag-read ng news. Tapos nagmamanage ako ng Smile FM. Nagdi-DJ din paminsan-minsan. Sabi mo nga, active na active ka at 64. Oo, nag-running ako every other day. Nagmamarathon, tapos pag may schedule kami ng hiking, mga 3 nights kami sa bundok. Last November, makita ko sa Mount Apo. Madali lang, Mount Apo lang pala eh. Ayun po, madali. Yun lang naman ang pinakamataas sa Pilipinas, di ba? At nagsusumba ka pa, di ba? Ay, ngayon, everyday. Yun siguro talaga, yung alagaan mo sarili mo sa pagkain, exercise, tsaka yung ano mo, outlook mo sa life. Hindi ako nag-smoke, hindi ako umiinom. And MX3. Bali, Tita Ludi, paano mo nakilalang MX3 capsule? May friend ako, nirecommend niya sa akin kasi ginagamit niya. Sabi niya, alam mo, lalo ikaw, may mga physical activities mo. I-try mo ba? Mm-hmm. Tinry ko nga. Yung sa katawan mo ba, parang hindi ka nalalambot or malakas ang katawan. Kasi mga friends ko, pag tinatanong, ano ba yung ano mo? MX3, uminom kayo. Oo, kasi nakatulong talaga sa akin. Talaga lang gusto ko lang kasi nasubukan ko siya. Proven nga. At sabi mo nga, doon umiinom ka rin ng MX3 coffee. Ay, oo. Yung timpla niya, tama-tama lang talaga sa panlasa ko. Masarap. Healthy pa eh. Paano mo madidescribe yung naitulong ng MX3 dun sa physical activities mo like hiking, marathon, zumba? Kasi lumalakas ang pakiramdam ko eh. Parang malakas yung energy ko talaga. Actually, pag umakit ako ng bundok, may bangon akong MX3. Hindi pwedeng wala. Sabi ko nga last time, dapat pala nung umakit ako ng Mount Apo, daladala ko yung box ng MX3. Oh, MX3 to. Tapos nagpakwasa na ako ng picture, diba? Kaya video. Anong gusto mong ipayod sa mga bata pa lang na wala pa mga iniinda sa katawan? Ngayon pa lang, dapat alagaan nila yung sarili nila. Yung healthy living nga na sinasabi, di ba? Sabayan ng food supplement. At kung food supplement,
MX3 na tayo kasi proven ko na talaga siya. Talagang sabi ko nga, parang partner na siya eh. Partner na ng buhay mo. Kasi alam mo nga na malaki maitutulong sa'yo ng MX3. Thank you po, Tita Luti, sa iyong very inspiring na kwento, no? At kung meron din kayong mga kwentong MX3, sabihin nyo lang sa amin para naman ma-share din natin to sa lahat. MX3, dito ako believe. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. On Facebook, ang daming live viewers. Sa YouTube, ganun din. Ay, di naman sa pagmamayabang ha. Classic talaga. Achoo-choo. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Generica Drugstore. What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? Generica Drugstore. Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1? Generica Drugstore. Tamang yung narinig. Over 700 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco 9-in-1 plus 1. Kaya mga kasangga, bili na! Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa. Kasama ang Generica Drugstore. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Mga nakalusugan, sino po sila? Pwede na rin siya. Nagkasampo kayo? Anawan o sampo po. Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee? Opo, matagal na po. Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee? Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po. So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee? Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Allen's Mart and Allen Merchandising. Mga suki! May balik promo na sa Allen Merchandising and Allen Smart. Pabugas-bugas sa gihapon lang kita. Raffle promo! Sa Allen Smart ag Allen Merchandising kamo mangumpra ag may raffle ticket promo ka na. Magadaog gagun, buenas paraing baraka. Sa gihapon, mga suki, abanti na. 50 kasakong abugas, winner ka. Allen Merchandising and Allen Smart, nagapanubo kami kumukamu pinagabi. Pabugas-bugas sa gihapon gang kita. Raffle promo! Pre-DTI Fair Trade Permit Number RBI-AKL-02-010-2024. Itribayo! Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio. D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mataas mga butika! My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang ibo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! DTX Coffee Mix! Ako si Rina. Permilang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix! Whirlpool Appliances brings you a new era of home living where we are all about sensing what matters. Elevating your lifestyle has never been easier. From Whirlpool washers that adapt to your laundry needs, to refrigerators that extend the
freshness of your food items. As an American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool Sixth Sense innovation. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ako si Lindley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord, kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, bangga! Nagapalang dulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagkapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. E3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix. Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Habang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na bang lahat? Life Extension Vitamin D3. Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time! Mike Simanwa, it is now 8:48 in the morning. Oh, balik na sa atong lunisan ng programa, Crime and Justice. Crime and Justice. Crime and Justice. Rung Life Extension nanay ha, may libre nga consultation Lunes hasta Sabado, alas 9 tagahon hasta alas 13 tapon. Pwede man kamo mag-text ha, kung kinahangin yung appointment, mag-text nga mang sa 0917-3181-194. Sa Life Extension. Oh, balik kita, Attorney Axel, welcome back. Yes, pre. May dahil gagahot naman sa atong mga gapagamati sa akin. Tuloy ang ating pagpapaliwanag. Yun, basta sa Crime and Justice, we care. Ha? Tandaan nyo ron, mga suki ng mga tagpagamati. Ha? Last Monday, Attorney, igto kita sa, ano to, pang 12 yun to, no? Sa atong Bill of Rights. Ay, hindi mo naman pagpabuhay yun pa. Ay, abo nga interesado. Attorney, shoot natin rusunod. Okay. Ang Section 12 na yan, alam mo yung sinasabi nating Miranda Rights. Miranda Rights. Miranda Doctrine. Mm. Mm-hmm. Miranda Doctrine yan. Actually, ginagamit yan sa mga pulis, no? Di ba? Yeah, pag nag-aresto. Pag na-aresto ka, basahan. Dapat explain mo, you have your right to remain silent, anything you do or say will use against, can you, use against you in the courts of law. Yeah, pag hinuli ka at wala, hindi ka binigyan ng ganyang paliwanag, ay madidismiss ang kasong kriminal because that is violation of due process. Kasimple lang, no? Pero the Bill of Rights, ang dami niyan, pare. Uh-huh. Ang dami niyan na kuhan.
Ang dami niya na-dismiss. Hindi kaya mabasahat Miranda Doctrine, madidismiss rong kaso. Oo, ano eh? Nangyari ito sa US, eh, Miranda is parang Latino ito eh. Mm. Tapos talaga may kasalanan. Mm. Pero since hindi nabigyan siya ng due process, hindi siya binasahan, dinismiss ang kaso. Yun yung naging basis despite ng dismiss. Na talagang criminal siya. Aba. Because yun ang Miranda Doctrine, yun ang pinanggalingan. Kaya dapat sa aton mga kapulisan, hindi it malipat nga basahan it Miranda Doctrine, no? Ay una ginahambay karon nga may karapatan kang kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala kang kakayahan, the government will provide you. Diba? Yes, yes. Mungin, mungin. So, okay. Yan ang due process natin, no? Nakasama sa due process pa rin yan. So, sa section film na ito, masyadong makwanjo, masyadong mabigat ito, in a sense na may mga violence, threat, intimidation, no torture, violence, threat or intimidation. Against the accused or yung mga sa mga akusado. Totoo naman yan or, kasi suspect pa lang naman yan sila, di ba? Unless proven guilty by the court of law, yes. Right? Yes, but anyway, ang punto dito is, kahit anong klase ka, there shouldn't be no force, violence, threat, or intimidation. That's police brutality. That shall be applied on anybody. Maximum bawal intolerance. Do yun, gidro mga kapulisan. Hindi pwede yan. Then, may mga detention places, yung mga safe houses. Uh-huh. Ginagamit ito ng mga intelligence sa military. Yes, yes. Solitary, incommunicado, or other forms of detention, this is prohibited under our law. Bawal yan. So, sa ganun ang mga, kung halimbawa, ang isang tao was charged, no? Isang tao was charged, wrongfully charged. Sa US nangyayari ito. Mm. Sa US. Mm-hmm. Wrongfully charged. Halimbawa, kinasuhan ng torture or rape, tapos later on it found out na kung siya till the hearing na found out na innocent siya. Oh. The government should pay. Ay, paano itong ito, punta tayo dito sa Pilipinas, paano itong kay De Lima? Ayun na nga, ayun na nga, yun ang issue ngayon. Mm-hmm. Talaga meron yan eh. The law shall provide penal and civil sanctions for violations as well as compensation for victims of torture or similar practices and their families. But De Lima is not a victim of torture. Mm-hmm. Paano yung attorney? Similar practices. 7 years. Pero andun pa rin siya. Almost 7 years siya nakulong tapos na-acquit siya sa lahat ng mga drug cases niya. Mm-hmm. May babayaran bang gobyerno sa kanya? Wala naman. Well, ang sinasabi kasi dito, yung victims of torture or similar practices, compensation and rehabilitation. Mm-hmm. So, in the case of De Lima, hindi naman siya na-torture. May special treatment. Of course, she was prosecuted by the Department of Justice. So, ikaw nga, ay masabi natin na talagang she was, ikaw nga, of course, mahirap magsalita, di ba? Pero hindi mahirap magsalita, but in a sense, pag sinabi ng prosecutor na there is a cause, halimbawa, ito sa aking kaso sa Batangas, uh-huh, yung rape case ko, 2 counts, edi na-dismiss ang kaso na yon. Mm. Ang sabi ng kliyente ko, babalikan niya. Ayun, paano yung ganun? Ganun din sabi ni Dilima, babalikan niya lahat na nagpahirap sa kanya. Pero how can, paano babalikan? Ang nag-indict sa'yo ay prosecutor. Yeah. Probable cause lang. And that is the reason why De Lima cannot, siguro hindi niya magkamit yan. Mm. Ang magagawa niya, gumanti siya. Maghanap na rin siya ng ibang paraan. International Court of Justice niya, kasuhan niya, whatever. Pero sa sinasabi natin na torture, victims of torture or not, ay hindi po pwede na magkaroon ng penal and civil sanctions against, especially sa prosecutor. Lahat ng kaso natin, mm-mm, sa prosecutor, di ba? Department of Justice. Mm-mm. Pag nag-file ka ng criminal case, pupunta ka muna sa piskal. Mm. Okay?
may exception, may mga exception diyan, pero generally fiscal, pag sinabi ng fiscal na there is probable cause, to indict you for crime of rape, huli. Dinala ka na sakman sa korte. Wala na kasalanan ang complainant. Kasi may probable cause na nakita ang fiscal. Kasi ang fiscal is the one who raised the issue of probable cause. Yes. Now, ngayon, kung every time na may probable cause na sasabihin ng fiscal at natalo, na reverse, kakasuhan sila. Wala na magpipiscal. Kahit ako, hindi na ako magpipiscal. takot ko sila magpipiscal. Katatakot na kaso. Totoo nga naman. Totoo nga. Kaya hindi ko masagot-sagot ang kliyente ko. Galit na galit siya. Kaya may immunity kaya, naman itong fiscal. Ang fiscal, wala na magpipiscal pa rin. kung lahat pa naman probable cause nila, nabali. Lahat ng probable cause nila na reverse. Mabuti kung na-sustain sila ng korte. Uh-oh. Kung na-reverse sila ng korte. Oh, ay, sorry. sabihin nila, aha, sabi ng akusado, nagkamali ka, fiscal, pabalikan kita. Wala na magpipiscal, ah. Correct. Oh, see? Tama. Wala na magpuprosecutor. Kahit na... Kahit nabigyan mo ng kalahating milyon ng sweldo niyan, walang tatanggap. Aanin ko yung kalahating milyon. Kung bukas makalawa, may kaso na ako. So, patay ka na. Okay. Sige. Okay. Next tayo. Oh, the right to bail. Oh, dito papasok si Kwan, si Dennis Cornejo at saka si Kwan. Cedric Lee. Kaya ako makikipagpustahan sa iyo eh. Basta, yung right to bail. Basta isang galong tuba lang ako. Isang case na light sa'yo. Tignan mo, pare. The right to bail shall not be impaired. Oh, the right to bail. It is the right to bail. When the privilege of the right of... the right to bail shall be not be impaired. No? Mm-hmm. Okay? Ang punto is, this is a constitutional right to file a bail. Okay? Unless the guilt is very strong, then you will not be entitled to bail. No? Especially kung ang penalty is reclusion perpetua. O life imprisonment. Mm-hmm. Wala lang death ngayon eh. Wala. Mm-hmm. Kasi pag homicide lang, hindi yan reclusion perpetua. Bailable pwede yan. Ka mag-bail. Mm-hmm. So what are the crimes na hindi ka pwede mag-bail? Okay. O tandaan nyo. Rape. Murder. Kidnapping. Mm-hmm. Illegal detention. Serious. Mm-hmm. Drugs. Mm-hmm. Yung nag-dealer ka ng drugs. Mm-hmm. So meron pang iba siguro. Baka nakaligtaan ko. Pero yan lang talaga ang palagi na nadidisgrasya ka dyan. So ang punto is... the right to bail ay talagang may karapatan ka. So in the case of Cedric Lee at Dennis Cornejo, they were denied bail by the judge, the RTC. Mm-hmm. Pero wala akong kwan ha. Pero facts of the case, hindi ko nakukontrahin ng judge, there is an issue. But prior to that, they were given the bail by another judge. Mm-hmm. Alam mo kung sino? Si Judge Cortez, taga Altabas. Anak ni Sheila Cortez, yung fiscal yata, or judge. Uh-huh. Yun yung unang judge. Siya, magaling na judge ito. Cortez. Esperanza. Pero paano Judge yun? Esperanza Cortez. From Balete. Balete. Huh? From Altabas. Altabas, sorry. Mm-hmm. Ito yung mga Cortez na mga magagaling na mga legal minds ito eh. Mm-hmm. Ang brother yata nito nasa korte rin nagtatrabaho. But itong si Judge Esperanza Cortez. Eh paano yun? Attorney Magulo. Attorney Magulo. Eh nung una they were Cornejo and Lee were allowed to post a bail. Pero hamat makaroon indigot ah. Malalim pare, pero alam ko kung ano yan. Pwede kong sabihin sa iyo personally. Yeah, hotik lang ako. Pero malalim yan. Mm-hmm. Malalim ang connection yan. Kaya pero, sabi ko sa iyo. May malalim na pero dahilan yan. Pero mag-a-appeal lang sandali. Yes, right now, nag-appeal sila. Mm-hmm. I think the one handling Dennis
yung si Presida Acosta. Ah, okay. The POW chief. And then si Cedric, another lawyer. Ah, may mga lawyer mayadman eh. Bugad. So, okay. Mayaman. So, ngayon, okay, tuloy lang nila. But, ang issue ko lang dito, bakit sa unang judge? Pinayagan, tapos ngayon hindi. Eh, ganun din nangyari kay Dilima eh. So, kung nakiyak dito sa court of appeals, ikukuha nila, i-invoke yan. Eh, di ba ganun din nangyari kay Dilima? Until couple of years after, she was allowed to post bail, kaya nakalabas si Mao. Yes, yes. But at first, hindi mo na pinayagan. So, may ano talaga yes. to? And isa pa, attorney, may tanong ako. May tanong ako, attorney, with regards to bail. Kasi iya sa akyan, no? Sa mga na bubuo naman ng mga balita, may ginatawag nga rang motion to reduce bail. Kung indigent ka, ganon? Kahit hindi ka indigent. Oh. If, halimbawa, ang bail is 100,000. Oh. O halimbawa, yung RA 9262, ang bail dyan is mga 70,000, more or less. Mm-hmm. So, magto-file ka ng motion to reduce bail. Normally, pinagbibigyan ng judge yan up to 50%. At paano makonsider na pwede ka mag-motion? Nasa discretion ng judge. Ah, pero one of the reason... Pwede niyang, yung 60,000 mo, pwede niyang i-reduce ng 10,000. Grabe, no? Pero niya, nasa judge nga. Nasa judge pa rin. Pero isa sa i-consider talaga. Nasa judge ang buhay mo pagdating sa ha? Pero isa sa i-consider talaga ng judge yung mga indigent? Of course. Poorest among the poor. Pero, yes, pero papasok pa rin yan. Kahit na hindi ka indigent, of course, basis talaga ang indigency. Pero when the judge, nakikita ko kahit na may pera, pinagbibigyan ng judge kung sa tingin nila eh. Meritorious. Depende sa pakiusap. Depende sa lahat naman ng tao na may kaso, indigent eh. Karamihan, no? because of this case, the client was not able to find work and now he is unemployed. Yeah. You would like that to move the Honorable Court for the reduction of 60,000 bail recommended to 30,000. Oh, okay. Approve yan, but 50%. Okay, request granted. Oh, ganon. Pero kung sumingin ka ng out of 60,000, ginawang 10,000, hindi na ilong set yan. Kung sa basketball, 3-point league so, yan. So the maximum is pwedeng, only 50%. Pwede nga pagbigyan ng judge, pwede hindi. Up to 50%. Mm-hmm. Normal. So, pag sumobra ka ron, hindi ito magsugod ng judge ka ron. Grabe ito, manatawaran din yung araan. Sabi palengke. Ng judge, pinagbigyan ka na nga, taga-abuso. Parang ganun. Pinagbigyan ka na mag-bail. Oh. So, babaratin mo pa kami. Ha? Parang ganun ang dating mo kayo. So, ganun pala yun sa section 13. Okay, section 14 tayo. So, ito naman, arms related eh. Mm-hmm. Itong no person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Due process pa rin ang constitution natin. Halimbawa, inakusahan si Juan. Si Juan ang panakawit manok. Hindi ka naman pwedeng ikulong agad unless nahuli ka na dala-dala mo yung manok. Mm-hmm. Pero kung nakusahan ka lang, dapat medyo pakinggan, process. Meron kang kuhan, pakikinggan ka ng explanation. Nag-complain si Juan, nakita ako siya na ganito, nung 2 days, 3 days ago, dala-dala yung manok ko, sabihin naman ni Jose, ayun Jose, may kaso ka. Sabihin ni Jose, hindi niya manok yun. Manok yun nung si Pedro. Iniram ko lang. Ganon. Kasi, tatawagin niya si Pedro, manok mo ba yun? Ay, hindi akin. Patay ka, Juan. Tapos ka, Juan. Ay, sino nagdato, Juan? Ay, nalipat ako kay Maria. Tagal ito. Tawag mo na naman si Maria. Maria, ay mo to. Ay, kung makipagkontsabay mo kay Maria. Oo, akon to. Tapos ang kaso. Nakapun ni Maria. Pero, delikado rin si Maria. Kung delikado. Si Maria, accessory to the crime. Mauna siya makulong. Oo. Kaya mahirap din magsinungaling.
Mahirap. Mahirap. Oo, para lang tulungan yung kapwa na makarampuha sa ng kasagpanan na hindi pwedeng magpinuril ka. False witness, hindi pwede. Merong isang tumatawa, may mga kwanta sa atin parang nagko-consultation. Sabi niya, Attorney, paano yung affidavit ko? Eh, hindi naman totoo yun. Hala. Ginawa ng pulis yun. Oh. At kung ano-ano sinabi ko, ngayon, sasalang na siya. Oh. Paano yan? Eh, sabihin ko, eh, baka mag-conflict, ako makulong. Sabihin mo lang yung totoo. Yan lang. Ang kulit. Eh, ganito kasi, Attorney. Sabihin mo na yung totoo. Oo. Kulit na eh. Sabihin, ito yung totoo yung sabihin mo. Oo. Yun, sasabihin natin, yung katotohanan, yan ang maglilibre will sa'yo. Will set you free. Correct. Yes, yes. Oo. Eh, yung nangyari sa mga nag-testify against De Lima, di ba? Binawi yung mga statement. Oo. Paano yan? Nakasuhan ba yun sila? Paano yan? Pwede ba yun silang kasuhan? Pwede. Pwede silang kasuhan. Eh, ayun na lang yung balikan ni Dilima, hindi yung piskal. Pwede yan. Yeah, pwede yan, pwede yan. Malicious, malicious sa prosecution ang ganun. Di ba? Okay. Pero, Bakit naman kakasuhan ni Dilima, eh, naging kakampinan niya. Ayun nga eh. Kaya nga bumaligtad eh. Wala ka narinig na kakasuhan niya, di ba? Wala, kasi kaya nga bumaligtad kasi kumampi na sa kanya. Nakatingin lang talaga siya kay Duterte. Oo, yun lang naman talaga yun eh. Yun yung lang mga nagtitigo na yun, natakot lang yun eh. Oo. Kaya... Pero wala yun. Mga kwan yun, mga ungas yun. Tsaka mga wala na rin, yun. Na, patay na rin yung iba eh. Oo. Ay, ibig sabihin, wala sila, walang kwentang tao yung gano'n. Ayun nga eh, dapat tinitest din yung credibility ng witness. Oo, no? Isa pa naman yun eh. Si Dilima just because na, inutusan ka lang. Yan. Walang credibilidad yan. Yeah. Kasama na yan ni Taning sa impyerno kung sakali. Yun. Okay. Last tayo, at tagapaw kita. Alay. Number 15, last muna tayo para may aton pang mabinlan next Monday. Oh, privilege of writ of habeas corpus. What do you mean by that? Writ of privilege of habeas corpus, eh ginagawa yan na ang, halimbawa, yung hinuli ng pulis, di ba? Kinulong. Mm-hmm. Okay? So, ang writ of habeas corpus is for the petitioner or counsel na dalhin nyo dito yung body ng tao. Mm-hmm. I-present nyo. Baka sinalvage nyo na yun eh. Ah, okay. Okay? So, habeas corpus, bring the body to the court. Mm-hmm. Bawa na duga. Mm-hmm. Nakakusahan si Juan, si Juan. Nakakusahan ng, sabihin natin na... drugs, no? Di ba? Mm-hmm. Hindi lang possession of drugs, kundi yung pagbenta ng mga drugs. Mm. Drug lord diba? Na, oo. So, ngayon, bigla siyang nawala. Uh-huh. Buto na baka sinalbage nito ng mga police, di ba? Uh-huh. So, ang gagawin ng pamilya, tsaka ng lawyer, is to file a petition for writ of habeas corpus. Oh, ganun ba? And this one, ang ibig sabihin ng writ of habeas corpus, ginamit ito ni Marcos. Mm-hmm. Yung writ of habeas corpus, bring the body of the accused, yung addict na nawawala, mm-hmm. yung ano ba yung tawag natin dyan sa pusher, mm-hmm. na nawawala, bring the body to the court. Mm-hmm. Titingnan kung buhay o patay. Mm-hmm. Eh kung hindi na i-produce ng police, patay na yun. O ng CIDG o kung sino man sila, PIDEA, ay silang mananagot. Ayun pala yun. Kaya... Sayang ang tato nila. Sayang ang kanila. Sayang ang tato. Yung insignia nila, hindi nila pinroduce yan. Ah, ganun pala yun. So that is the writ of habeas corpus. Mm-mm. Pag nawala ang kamag-anak mo, dinakit ng polis, at hindi nila maipakita agad, writ of habeas corpus. Wala silang alibay noon na hindi ilabas kung nakapag-file ka na ng writ of habeas corpus. Hindi talaga. Ayun, so doon mo malalaman kung buhay pa yung kamag-anak mo o kung nilibing na. Pero alam mo pare, yung writ of habeas corpus na kukwentuhan tayo, pero ang habeas corpus can also be used to the relatives. Yung isang mayaman na matanda, pinag-agawan ng mga anak. Okay. Yung isang anak, tinago.
ang matanda. Ang isang anak, gusto makita kasi parehong bilyonaryo eh. So, kanya-kanyang kuha ng abogado. So, yung nagtago ng anak, ng tatay nila, kinasuhan. Kinasuhan ng writ of habeas corpus. Bring the body of our father to the court. Okay. Ngayon, dinala ngayon doon. So, that is, that you know, ang writ of habeas corpus na yan applies even to the, yung some, kahit kanino, basta itinago mo yung katawan. Ganun ba yun? At pinailang ka ng writ of habeas corpus, you are mandated by the court. Pwede rin ba yun? Ito ang ginawa nga noon ni Marcos. Oh. President Marcos, Marcelo. Hmm. Di ba ang 1972, nag-test ng water si Marcos. Sinuspend niya ang writ of habeas corpus. Talaga. O pinag-uhuli ngayon ng mga suspect na NPA ko, no? Di ba? Mm-hmm. Siyempre, kasama na doon sina Swisson, mga kung ano-ano grupo. So, andun, habeas corpus, sinuspend niya. So, hindi ka makakapunta sa korte para hanapin yung katawan. Bring the body of this NPA to the court. I-suspended ka eh. So, pwede palang gawin ng presidente yon. So, in cases of rebellion and invasion, okay, or when the public safety requires, ayun. O sa tingin ni Marcos, mayroong rebellion, may insurrection, invasion, meron. Marami nung mga nagbagsakan pa yung mga armas dun sa Palanan Isabela, yung galing China. That is for delivery sa mga kwan, sa mga NPAs. Okay, sabihin natin ito. So, pwede rin pala itong writ of habeas corpus sa mag-asawa, alimbawa, yung nanay, kinuha yung bata, they get separated, itong tatay gusto makita yung anak, no? So, he can file a writ of habeas corpus para ipakita ng nanay yung anak. Oo, so, kung anong nangyari. Kasi iba, tapos, shortcut lang eh, DSWD lang eh. Pwede na, kasi sa DSWD pwede namang, pwede namang magkuhan ka dyan sa DSWD. Hindi na pupuntang korte. Oh, pero pag nagmatikasan, writ of habeas corpus. Yun pwede, pala yun. Ayaw pakita ng nanay. So anyway, that is the privilege of writ of habeas corpus. Ang punto is, itong kuhan natin, so nung magkuhan si Marcos ng writ of habeas corpus, suspend muna. We suspend the writ of habeas corpus all over the Philippines. Okay? Pagkatapos, pinakiramdaman ni Presidente Marcos, bah, walang kumukontra. Marcelo na yun. Pinalat na yung Marcelo. On September, the habeas corpus, I think, was suspended August. The month the following before. Month. Pwede pala ito. Walang kumukontra. Tirahin ko nga ito. Sabi niya ng Marcelo, yun na. Yun ang inumpisa niya muna ng suspension of writ of habeas corpus. Ayun pala yun. Pinaguhuli niya muna lahat. Ang daming hinuli nun. Tapos Marcelo na. Ayun. Okay. Attorney, thank you so much. 14 minutos yung man kita nag-overtime. Pero machabitin pag-iapon kita. Next Monday, padayuno nato nung Bill of Rights, naka-15 pa yan kami. Ay 22 okay, na kanan. Okay, at kung may magabisita again tomorrow for a live client for legal advice on air, ay hindi ka mo magduha-duha. Ay sa Crime and Justice, we care. Ito, hindi yung mga parting words. Okay, anyway, sa atong mga kasimanwa, sa akyan, okay, maghuligan kita. And then, pwede naman kayo mag-text sa kuan sa Energy FM para ma-discuss natin yung legal problem nyo. Yes. Kasi actually, Monday ang ating schedule palagi. Pero kung may text kayo or email or whatever sa Energy FM regarding your legal problem, we can discuss on Monday. Yes, yes, correct. So, ganun lang. Agroato niya pagiging hero, ha? Ng mga aklanon, panindigan yung mga natin yan. Aklanon. Hindi ko ma-express sa aklanon, but we are the race of heroes. Aklanon, we are the race of heroes. Panindigan andami natin. Ang dami nating heroes sa aklan. Binuwis ang buhay para magkaroon tayo ng
maayos at formal at magandang buhay. Ngayon, wag nating sayangin 'yan. Wag nating ibente boto natin. Yun, respeto na natin ang ating sarili. Yes. And that is the reason why, pre, on personal note, no? Magsalita ako. Ah, nang eleksyon. Attorney Gonzales, nanalo ka ba? Oo. Oh. Alam mo kung bakit ako nanalo? Oh. No? Hindi ako bumili ng boto kahit Ayun. Isa. Ayun. Alam mo kung bakit? Uh-huh. Nirerespeto ko ang bawat akyanon. Ang mga namimili ng boto, walang respeto yan. Wala ko na ila mag-irak sa andang dignidad by buying their votes. Yun. Yun thank lang you. Ako dyan. Thank Kaya you, attorney. Kaya every time na may eleksyon, panalo ako. On personal note lang. Yun. Oo. Ayun ang importante. Oo. At salamat again for today. Salamat, no, and see you again next Monday. You keep safe, attorney. And have a great day ahead. Maraming salamat po. Attorney Axel Gonzales. Injustice! Crime! Injustice! Alas 9:17 na! Ginanahan kami. Tomorrow again, same time, only here sa number 107.7 NRG FM Kalibo. Sagamat sa aton ng mga suki, ng mga tagpangamatiyag, sa aton ng mga naging kaakbay sa pagkatod balita, sa kahit patrol, ginaman ni Hardaman ka ng navigator kasi manuang Jerome Lastimosa. Raton ng mga NRG Patrol reporter kasi manuang Mary Joy de la Cruz Malgar and kasi manuang Malbird Dalida. Sa aton man co-pilot sa technical side, Chief Noriel Pastrana. Kabilugan nga puwersa, sandatahang lakas, it NRG FM Kalibo. So overall supervision, amon ka nga pinalanggang CEO at the KBP Aklan Chairman, kasi manuang Apple Zaraspe III. Para sa patas ng may tagipusun ng pagbanarbisyo publiko, this is your certified cool guy in charge, kasimanwang Jufel Perucho Magpusaw, Energy FM Kalibo, kasimanwa ako, palangga ko. Prangkahan! Prang, 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 prang!